Yes, hello everyone. Once again, I am Roseto the Orchestra and welcome to Pantas Malaya. Today, we are going to have another topic in computer programming. Still, I am using the Turbo C++ compiler, but you can have your smartphone, Android phone, and if you have this CXX Droid application, you can also create a C++ programming with that application. Okay. Today I am going to talk about array. So an array is another type of variable in computer programming, wherein if we compare it to the normal variable, it has more flexibility and usage. Say, kung titingnan natin yung isang variable, let's say container, let's have an example like int numbers. This type of variable is not an array. Okay, so this is the normal declaration of a variable in computer programming. It has a data type of integer. In other words, yung pwede mo lang ibigay na value sa variable na to is yung mga whole number. Okay, so whole number, since yung data type niya is int or integer. Na ngayon, dahil ito ay hindi array, isa lang yung pwede niyong ibigay na value sa variable na number. But let's say for example, ganito yung mangyayari, numbers 5. Yan. Or var, so binigyan natin ng value na 5, and then yun na lang, 5 na lang, wala nang pwedeng ilagay na iba pang value. Yung sa array naman is, ang nangyari is isang variable, hindi lang isa, ngunit marami kang pwedeng ilagay na value. Okay, so halimbawa ganito, int var number, and then okay, oh, shall I say 4, and then we could say var number 0 equals to 100. Ito yung 1, 2, 3, 4. Ayan. 200, 300, 400, 500. Okay. So, in this example, ito yung array. Ayan. Array variable. Itong sa itaas, ito yung normal variable. Okay, kung papansin natin, ang kaibahan nila is yung declaration ng normal variable is walang ganito. Yung sa array variable is mayroong bracket, tapos may number sa loob na para bang parameter. Nagmumukha siyang function, pero yung sa function lang is parenthesis yung ginamit. Dito is bracket. Okay? So, andyan yung number na 4. Ang ibig sabihin nito is, nag-declare tayo ng array variable, pinangalanan nating var number, yung data type niya naman is integer. So, whole number yung pwede nating ilagay sa variable na ito. Hindi pwede yung fraction. Now, in the next lines, we have these 5 lines na merong ibang
number. Dito is 4. Tapos dito is 0, 1, 2, 3. Hindi pala kasali yung ano, yung panghuli. So, itong 4 na ito, ang tawag dito is length. So, ito yung length or sukat or dami. Ilan ba ang kayang dalhin na values ni var number? Ay dineklara natin as array variable. Okay? So, as you can see here, we have 1, 2, 3, and 4 var number with different numbers inside each bracket. Ito yung, kung dito, ang tawag natin dito is length. Kung ilan yung pwede niyang i-accept na value. Kasi nga, declaration pa lang. Pero dito sa baba, dahil wala nang int na word dyan, wala nang int na word, ito na yung binibigyan na natin sila ng value. So, since apat na value ang pwede dalhin ni var number, kaya binigyan natin din siya ng apat na value. Ito naman ang tinatawag nating indexes. So, i-note ko lang. Kapag declaration, sa declaration, ang tawag dito is length. Yan. Length yan kapag declaration. Pero kung dito naman, ang tawag dito is index. So, index na yung tawag kapag nilagyan na natin siya ng values. Yan. So, sa index 0, 100. Sa index 1, 200. Sa index 2, 300. Sa index 4, 400. Index 3, 400. So, pwede naman din natin gawin na 100, 140, 700, 750. So, maliban na lang sa kung ilan or ano yung gusto nyo na value. So, ang gamit naman ng index is para malaman natin kung saan natin inilagay yung bawat value. Imagine this. Kung nadaanan nyo yung nung elementary pa kayo, so may mga iba't ibang klase ng yung plastic container na nilalagyan ng baon. Okay? So, pinaka-normal dun is isang lagayan lang. Ando na yung rice, ando na din yung ulam sa top. Right? So, parang naging isang normal variable yung baon mo. Diba? Isa lang yung lagayan. Kapag ikinumpara naman na natin yung lagayan mo ng baon sa array, is yun yung type ng lunchbox na may compartments. Okay? So, meron siyang, say for example, meron siyang tatlo or apat na lagayan. Iba yung area kung saan ilalagay mo yung kanin. Tapos, yung isa naman is isang klase ng ulam, halimbawa itlog. Tapos, sa kabila naman is siguro hotdog or meron ka ba kayang vegetable. So, yun. Tatlong klase ng pagkain sa isang lunchbox dahil meron siyang division o nihinati yung baon, lagayan ng baon mo, yung lunchbox mo. Yun yung pwede nating ihalintula doon yung array na variable. Okay. So, sa ngayon, isa pang halimbawa ng array variable. I-relate natin sa tunay na scenario. Mayroong isang cabinet. Okay. So, may isang cabinet. Sa isang cabinet na yan, meron niyang different compartments or meron niyang iba't ibang
division. So halimbawa, yung cabinet ninyo is hinati sa apat. So isang cabinet hinati sa apat. So meron kang isa, dalawa, tatlo, apat na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Ngayon, naglagay ka doon sa pinakataas na kaliwa, naglagay ka doon ng mga pagkain. Pinakataas na bandang kanan naman, naglagay ka doon ng mga pansahog, spices. Doon sa ibaba naman, sa kaliwa, naglagay ka doon ng mga gamit sa kusina. Halimbawa, yung mga kutsara, tinidor, so andun yun nilagay lahat. Tapos, doon sa ibaba naman, ngunit sa kanang bahagi, ang inilagay mo naman is yung mga kaldero o ano pang kawali. Okay? So, kaldero at kawali, kutsara, tinidor. Sa itaas, andun yung mga pagkain. Sa kabila naman, andun yung mga spices na pansahog. Paano kung sinabihan ka ng iyong ina, ng iyong inay, or yung, ng iyong ama? Kunin mo nga doon sa cabinet yung kutsara at tinidor. Alam mo ba kung saan nilagay yung kutsara at tinidor? Siyempre, dahil na-arrange na yon, alam mo na nasa kaliwa at pinaka-baba na parte ng aparador na yon. Okay? So, hindi ka malilito. Ganon din ang nangyari sa array variable. Kaya meron siyang indexes. Halimbawa dito, sinabi ko, kunin yung or i-display sa monitor yung value na 140. Saan ba nakalagay ang value na 140? Nasa var number with index 1. Right? Okay, so sa nasa index 1 si 140. Okay, balik tayo dun sa ating example. Sa tunay na buhay, halimbawa sinabi ng iyong ama ulit, kunin mo nga yung kawali at magluluto ako ng ulam. So saan ba nakalagay yung kawali? Siyempre alam mo pa rin kung nasan nakalagay yung kawali. Nasa ibabang bahagi ng aparador, nasa kaliwa, kanan pala. Okay? So in relation to this, pwedeng nandito siya sa var number with index 3. Andyan yung sinasabing kaldero o kawali. Andito, ito yung para sa tinidor o kutsara. Ito yung para sa mga spices o pansahog. At ito naman yung para sa mga dilata siguro na pagkain. O mga naka-preserve na pagkain. O, diba? So, yan yung pwede nating i-visualize pag gumamit tayo ng array. So, merong address ang bawat compartments na lagayan natin ng value sa array. Ang tawag doon is mga index or indexes. Pero kapag ka sa declaration pa lang, ito ay hindi index. Ang tawag dyan is length. Ilan ang pwedeng ilagay na value sa isang variable na dineclare mo as array variable. Yan ang kaibahan ng array sa normal na variable. Okay. So halimbawa, kapag sinabi ko yung 100, palitan natin ng 200. So ang gagawin mo lang is type mo yung var number, tapos yung index na 0, dahil alam mo na nasa index 0 si 100, palitan natin ng 200. Ayan. Kapag ka sinabi na i-display mo yung value ng i-display mo yung value na 700. So, ang gagawin natin kapag ka sa C++, ganito lang. Index 2 is tapos var number yan. So var number 2 ayan.
So, ganito mag-access kung titingnan natin kung ano yung laman ng isang index. Ganito mag-display ng laman ng isang index. Okay? Ganito naman kapag naglakay ka ng put a value and a specific index. Ito yon, ito yung code. Kung paano maglagay ng value sa specific na index. Specific index, 0. Ito naman kung paano mo siya tingnan, i-display, or i-retrieve. Kapag nag-edit ka, parang ganito lang din. Okay. So, yan yung pinaka-basic na operation ng variable na array. Tsaka, isa pa, kapag ka-array, yung variable na ginamit natin, kailangan magsimula yung index sa number na 0. Again, kapag gumamit tayo ng array na variable, kailangan yung first index should start with index number 0. Like this example, since the length is 4, so we start with index 0 and ends with index number 3. So as you can see, we have 0, 1, 2, and 3 indexes. Okay. So if we count this by 1, 1, 2, 3, and 4. So we have a total of 4 values inside var number variable. And it is declared as array and an array variable with length 4 with a data type of int or whole number. Okay. So if I'm going to demonstrate this in actual computer programming, I will use the Turbo C++. But as I have said, if you have the CXX Droid, okay, if you have the CXX Droid in your Android phone, you can use that one to follow my code, follow my example, and see if it will work in your mobile. Okay, so here is my Turbo C++. So I will try to create a sample of a program using an array variable. Okay, so yan. So just like any other program, we have to include the iostream.h, and I need, since I am using the old C++, a Turbo C++ compiler, I need to use the conio.h, but with the CXX Droid, you can proceed without the conio.h header. Again, the purpose of having the conio is to let me use the clrscr function, which is clear screen, and then the getch function. This will hold the display. Okay. So in here, I will declare an integer variable is a var num. I'll just follow the example, but okay. So var num with 4 indexes, 4 lengths. Okay. So for example, let's say let's prompt the user to make its own values. Yung user ng program yung magde-decide kung ano yung apat na value na ilalagay niya sa var num na array variable. Okay. This is an array variable with 4 lengths. Enter
value 1. Ano? It's a first value. First value. Okay. Then cn, and then say var num 0. Okay. Cn var num 0, and then I will just copy these lines. Copy. Okay. Index 2, 3, 4. Okay. So this is index 1, 2, and 3. This will be the second value. This will be the third. And the fourth. And again, let's just create a simple design here. Then again prompt the user to select a value or an index rather. Okay, select an index to display its value. Index from 0 from 0 to 3 to display its value. Okay, so cn, magde-declare ako ng isa pang integer dito, ngunit normal naman, hindi na siya array. Say choice. Okay, choice. Tapos ito yung sasalo ng pinili nating number. Tapos gawin natin is cout the value of the chosen index is 1 num. Tapos dito, ang ilalagay na natin is yung choice. Ayan. So, bakit choice na yung nilagay natin dyan? It is because okay. So, choice na yung nakalagay dyan kasi nga, pinapili natin yung user kung anong gusto niyang index ang i-retrieve para makita yung value. Okay? So, meron lang naman tayong apat na indexes. 0, 1, 2, and 3. Because, apat lang yung length or 4 lang yung length ng ating var num na variable. Okay? So, try natin i-compile kung meron mang error. Ang sabi is meron. Ang sabi is illegal structure operation. Cin choice. Oh! Mali pala. Bligtad. Ayan. Okay. Wala siyang error. Try natin na i-run yung program natin. So, enter the first value. We have 45. Second value, we have 12. Third value, we have 76. Fourth value, we have 15. Now, ang sabi is select an index from 0 to 3 to display its value. So, gusto ko 2. So, since 2 yung pinili ko, dapat ang ma-display na value is yung 76, I guess. Okay, so 76. Bakit 76? It is because yung 45 is nasa 0 na index, yung 12 nasa 1 na index, yung 76 ang nasa 2 na index, at yung 15 ay nasa 3 na index. Okay, so ulitin lang natin. Try ko lang na ibaba itong isa. Yan. Run ulit natin yung program. Enter the first number, si 78, 23, 865, and 12. So, select an index from 0 to 3 to display its value. Ang gusto ko is yung 3.
Yan, nag-display siya ng 12. Okay? So, ganyan lang maglagay ng value patungo sa... So, ito yung code kung paano natin bigyan ng value yung mga indexes ng ating array. Yan. Ito naman yung kung paano natin i-retrieve yung laman ng isang index ng isang array na variable. Again, bakit nga choice yung nakalagay dyan at hindi na yung actual nga number? Kasi nag-instruct tayo dito sa user na pumili kung ano man yung gusto niya lagyan, i-retrieve or i-display na value gamit yung index. Tapos, yung number na index na pinili niya is nilagay natin sa choice na variable. Diba? So, ibig sabihin, yung choice na yung ilalagay natin as index dito sa pag-retrieve ng value. So, ganyan lang pinakasimple. Again, yung array na variable, kung iahalin tulad natin siya, is parang isang malaking kabinet na mayroon siyang mga lagayan or yung lunchbox na may iba't ibang compartment na kung saan pwede mo doon ilalagay yung mga pagkain o yung baon mo. So, yan yung ating array variable. Okay. So, halimbawa naman, kung hindi number yung ating array, so, ang gawin natin is, halimbawa, names. So, mag-e-example tayo na names naman yung ating or string or words yung ating gagawing array. Okay? So, ganito. Say for example, so car. Ang kaibahan lang din naman, kapag gusto natin ng string or words or letters, yung for example, isang word talaga yung gawin natin array na value ng array, is maglagay tayo ng asterisk. Ang ibig sabihin ng asterisk is constant string. So, pwede natin sabihin na full names. Ayan. Tapos, yung length niya is apat na pangalan lang din. So, try natin na apat na pangalan. Okay, yan. So, ganoon pa din. For example, sabihin natin na mag-instruct tayo na maglalagay ng apat na pangalan. Okay. So, diretso na natin. Type for different names. Ayan. So, gawin nating cn full names. So, ayan. Tapos, okay. So, ito, shortcut na ito ha. Diretso ko na lang. Pwede naman. Copy. Paste. One, two, and three. Ayan. So, try natin na i-compile kung meron bang mali. So, wala pa. Tapos, lagay ulit tayo ng isa pang cout dito. At konting design lang. Halimbawa, yan. Konting design lang. And then, another C out. And then, sabihin natin na choose an index from 0 to 3. Kasi nga, apat lang yung length, diba? So, 0 up to 3 lang. Okay. So, CN ulit natin. So, kailangan na muna na naman natin ng isa pang variable. Pero, integer type na siya. Kasi nga, integer na yung or number na yung pinag-uusapan natin para sa index. So,
Gawin ko na lang is ndx. And short of index, ndx. Yan. Then, isa pang cout. The name is, yan. Tapos, lagay natin dito yung full name. Tapos yung ndx. Ayan. Try natin na i-compile. Walang error. Try natin na i-run kung gagana ba yung ating example. Type four different names. Set. Rosito. Rosita. Rosette. Ayan. Choose an index from 0 to 3. So for example, ginawa ko is 2. Ano kaya ang ilalabas niya ng name? Ang nangyari is wala pang name. So kailangan natin ng meron tayong pagkukulang dun sa ating code. Kailangan natin siyang baguhin. Saan ba yung post break? Okay. So, kailangan natin yung ulitin kasi may nakaligtaan tayo doon sa ating code. So, mas mainam na ganito, makita nyo yung nagkakamali para kung ma-encounter din ninyo is alam nyo kung paano gawin or paano siya isolve. So, conio.h. Ay. So, sa palagay ko, nagkamali ako dun sa last na cout. May kulang dun. Balikan natin ngayon. Okay. So, ang ginawa natin is nag-declare tayo ng car. Car. Tapos, constant na full names. Tapos, meron siyang apat na length. Ayan. Tapos, isang ndx. Ayan. Tapos, isang cout dito. Sabi natin, enter four different names. Okay. Lagyan natin ng backslash n para dun sa ibaba na magsisimula yung pag-enter ng four different names. And then, meron tayo ditong cn. And then, ayan, full names 0. Tapos kopyain natin. Paste. 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 Okay. Ito yung 1, 2, and 3. Na-change ko ba yung indexes kanina? Parang hindi. Baka doon ako nagkamali sa indexes. 0, 1, 2, 3. Tapos ang akin lang is, hindi ko na maalala. Siguro, parang hindi ko na-change yung mga indexes dito. Okay. Well, anyway, ma-review ko naman yung video mamaya. So, makikita ko kung saan ako nag-kulang doon, nagkamali doon. Okay. Noon, see out. Kasi hindi ko na mabalik sa code kanina. Nung nirun natin, nagka-error siya. Ayaw na niyang bumalik dun sa dito sa code. So, kahit anong nag-post break na ako, di pa din siya bumabalik sa code. Kailangan ko siyang i-force close tapos mag-open ulit. Re-review ko na lang ulit kung saan ako namali dun kanina. Okay. So, content design. Yan. For separator lang. Then, ang sabi natin dito is enter index from 0 to 3. Ayan. Tapos, ayan.
And then CN. Naglagay din kaya ako ng CN kanina. Okay, and then after that C out. The value of this index is ano lang the value of index, break natin index ndx is yan. So full names and then ndx. Yan. Oops, meron tayong error. Illegal structure operation. Ah, yung cout natin. Baligtad. Okay. So, para makaiwas tayo sa pag-uulit, try na natin na i-save. Yung kanina, di ko na-save yun. So, naging risky din siya kapag hindi mo siya i-save. Kaya, pag nagkamali ka, hindi mo na siya mai-edit pa. So, gagawa ko ito. About tapakataas na nung code. So, ang hirap. Magsisimula ka sa pinakauna. So, ngayon, isa-save natin. Para kung may malin ulit ako, tapos nag-lock siya, hindi na siya mabalik sa code. Pag nag-force close ako, pag open ko ulit, pwede ko pa i-open o ma-edit balik yung last na ginawa ko. Okay? So, save as natin siya. Yan, dito lang sa project na to. Tapos, papangalan natin is my array dot cpp na ba yan? Okay. Yan, nakasave niyan. My array dot cpp. So, dimbali na kung magka-error ako ngayon at mag-force close. So, pwede ko pang ma-edit ulit. So, again, compile natin. Walang error. Sana naman wala na talagang error. So, run natin yung program. Enter four different names. Sabihin natin na set. Sat. Ilan na ba? Sit. Ayan. Enter index 0 up to 3. Try natin ang 2. So, the value of index 2 is, so, hindi lumabas. So, meron pa rin bali. So, titingnan natin ulit. So, ito na yung sinasabi ko. Kapag nag-force close tayo, tapos in-open natin ulit, meron pa rin tayong ma-i-edit. Try natin i-open. So, andito yun sa project. Tapos, yung pangalan is my array. Oh, bakit hindi? Na-save natin yun kanina, di ba? Ang ginawa natin is pasok sa project. So, naku po, saan ba natin nilagay yun? Hanapin muna natin. Try natin hanapin. Hello.cpp Turbo. Ayan. Bin project. Ayan ako. Bin project. So, hindi ko mahanap. Saan ko ba na-save yun kanina? Naku, naman o. Dito kaya sa live. Sa source. So, class source. Pero sure yung kanina na na-save natin. So, saan ba natin yung na-save? So, hindi natin siya mahanap dyan. Ang hirap hanapin dyan. Try natin hanapin diretso sa drive natin kung saan yun na-save. Hindi ko malala. Sana naman tinandaan ko. So, isa pang fault. No? So, wala dyan.
dito sabihin, yung pinangalan natin is may-ari yun, di ba? So, tingnan natin yung letter M mula. So, dito sa project, ayun pala. So, dapat, pasok tayo sa, saan ba yan? Ito. Okay. So, dapat pala, pasok tayo sa, na Turbo C. Tapos, pasok tayo sa bin. Okay. So, sabihin, dito sa project. Tapos, yan, tapos CPP. Ah, ito eh. So, ang mali ko pala doon kanina is ginawa kong myarray.c. No, iba pala si .c at si CPP. Si Turbo C or si C programming language is mas nauna pa yan kay C++. So, mas updated itong si C++. Okay. So, hindi siya mag-display. So, titingnan natin kung ano yung mali natin. Bakit ayaw niya mag-display? And nakuha naman niya yung index, pero walang laman. O yan, naka-asterisk full name na tayo. And then, so, try muna natin na tingnan maigi kung saan tayo nagkamali dun sa ating code. Okay? Hindi ako sure, pero parang dito tayo nagkamali sa CN. Parang hindi niya makuha yung full na in-input natin ng names. So since the CN is not working, so as you can see, if we try to run this program, okay, alone, let's compile it first. No error, but if we try to run the program, you can see and put four different names, and then to select an index, it will not give. Oh, it's working. What happened? So now it's working. Let's try to see. So where did it get? So just what happened? Wala naman tayong binago dun sa code mo, na? Eka, diba? Try natin ay ulit na iparan. Okay. So, ulitan natin. Plus ito. Ayan. Try natin yung 2. Oh, so walang laman yung 2. Okay. Kapag kapanghuli yung sinilik natin, mayroong laman yung last na. Okay, so try natin ulit. So, mayroon tayong bagong discovery, okay? So, ang nangyari is, dito sa loob, ayan, may isa. So, kapag yung last ang ginamit natin or tinawag natin, halimbawa, ayan, kapag yung 0, 1, 2, yung 3 ang nilagay natin, magbibigay siya ng result. Okay. Ngunit ayaw niya magbalik dun sa code. So, itry natin na ayan. So, ulit. Okay. So, tingnan natin. So, magde-display yung huling, no, yung huling name na binigay natin, in-entry natin, pero hindi yung naunang 3. At kahit na nag-display yung yung panghuling name, is maglalock naman siya, hindi siya babalik doon sa code. So, itry natin ang isa pang pamamaraan. So infuse natin yung native na coding ng
ng C programming language, which is mas earlier version ng C++. So gawin natin paano ba yun? stdio.h. So try natin si stdio.h na i-entry. Tapos gawin natin gets. So try lang muna natin kung gagana yung ating compile muna natin. Walang error. So meaning hopefully gagana talaga yung gets with the stdio header. So yung stdio is native yan ng ng C programming language. So hindi na yan pwede siyang gamitin sa Tor sa C++, pero originally doon siya sa cannot convert a stream to char. So kanina hindi siya nag-error, tapos kin bigla nag-error yung okay, so nasa loob pala yung CN, hindi natin na-remove. Yan, walang error. So try natin to. Save muna natin. Save, ayan. Try natin i-run. So Rosita. Rosita. Rosetta. Rosario. Okay. Try natin yung 1. So dapat ang lalabas yun is Rosita. Okay. Pero ayaw niya magbalik dun sa code. Ayaw niya magbalik dun sa code. But at least may improvement na yung code natin, no? May nangyari ng maganda. Ulitin natin. Ayan. So tingnan ulit natin yung code. Okay lang. So hindi ko na siguro sa compiler na din, pero yan kung paano natin siya i-access yung yung array variable natin, ngunit hindi lang number kundi words talaga. Okay, so gumamit tayo ng isa pang library, which is standard input output or stdio.h. tapos yan yung mga full names, declare natin as character. So andyan yung asterisk, mag-signify na constant yan. String, constant string, array variable. Ayan. So declare tayo ng character variable name, constant string. May apat na indexes. Tapos gets yung ginamit natin. Yung gets is under ng stdio.h na library or na header para makuha natin yung buong letters o yung buong word na tinype natin doon. So apat na beses tayo mag-type ng name. Tapos nag-display tayo ng another prompt to let the user select for an index kung ano yung gusto niyang i-display na name. And then kinuha natin yung index, and then yun yung ginamit natin as index dito sa pag-display ng full names. Okay, ayan. Okay, so yan yung array variable. So I hope you have learned something for today, and thank you so much.